Hello mga kabayan and welcome back to my channel. Finally, at dumating na rin po ang pinakahintay kong pin from Google AdSense para sa ating pin na ipapasok natin from our YouTube account for the process of payment. Ayan, buksan na po natin. At ipapasok po natin ito sa ating YouTube account. Yung pin, andito na. Process natin ito mamaya. And, at bago po ang lahat, ay nagpapasalamat po ako sa aking mga beloved followers na patuloy na sumusuporta at nanonood ng aking munting vlog dito sa New Zealand. At pasensya na rin po mga kabayan at medyo natagalan po ang aking pag-upload ng mga bagong video dito sa aking YouTube account dahil marami po akong mga ganap nito mga nakaraang buwan. Especially yung dumating po ang aking residency last June po. And sobrang hectic din po ang aking schedule dahil sa aking dalawang job. Hindi ko po maipasok ang pag-upload ng aking bagong vlog. So, for today's video ay tatalakayin po natin kung worth it nga ba ang magkaroon ng 2 jobs dito sa New Zealand. Sa mga bago pa lang sa channel ko, ako nga po pala si Liz, ang inyong lingkod at kapitbahay dito sa New Zealand. Don't forget to subscribe and hit the bell button para lagi kayo updated sa aking mga videos. And follow nyo na rin po ako sa aking Facebook and TikTok account para sa mga iba pa po mga videos na aking na-upload. So yun, pasok na po tayo sa ating topic kung worth it nga ba ang 2 jobs dito sa New Zealand. So based sa aking experience, worth it po ang magkaroon ng second job dito sa New Zealand. And applicable lang po ito sa mga open work visa, resident, and citizen. So as per my immigration advisor, ang maximum allowed na working hours is 72 hours po. So my first job po is nakaka-render po ako ng 40 hours per week. Yun po yung full-time ko. And yung second job ko as a casual ay nakaka-render po ako ng 15 to 18 hours per week. So matatapos na yung casual job ko dito sa Auckland since may event lang po dito na nagaganap at matatapos na po siya by August 19 and hopefully ay makakuha po ulit ako ng second job na part-time na po. So nag-range po siya ng hindi bababa ng 15 to 20 hours per week or 20 hours to 25 hours per week. First job as a full-time, usually yung sahod ko po doon ay hindi ko po nagagalaw unless may remittance po ako sa Pilipinas. And yung second job ko po ay nagsisilbing pambayad ko po as expenses for weekly rent, monthly power and water. Sa wifi naman po ay free dahil ang isa po namin flatmate ay nag-work po sa isang network provider. And yung sa petrol ay part na po ng expenses ng business ng aking husband. And yung sa groceries ay roughly $100 to $120 per week po yung aking expenses. So yun, napapagkasya po namin ng budget at yung sa second job ko po na sahod ay super worth it pang bayad po ng expenses. So yung first job as my full-time ay hindi ko po talaga usually nagagalaw. So yun po yung pinakamalaking savings at malaking tulong para sa aking mga emergency fund and mga unexpected na mga expenses na pwede ko pong bayaran in the future. So, yun po. At malaki po talagang tulong ang magkaroon po ng second job dito sa New Zealand. At makakaipon po talaga at malaki po talaga yung matatake home at malaking tulong especially sa mga family or couple na katulad namin na wala pang anak at mabilis makaipon. At kung merong mga emergency
may madudukot tayo sa ating savings. So, yun mga kabayan. And hopefully, it helps po sa mga nagbabalak po na magkaroon ng second job po dito sa New Zealand. And uulitin ko po ay applicable lang po yun sa mga naka-open work visa, resident, and citizen. At yun mga kabayan, at salamat po sa panonood sa aking munting vlog dito sa aking mga experience dito sa New Zealand. And hopefully ay makatulong po sa inyo in the future kung kayo po ay nagbabalak na tumira at magsettle po dito sa New Zealand. And see us again soon mga kabayan sa aking next video and topic dito po sa aking vlog.